Ang isang bag po ng ganito mga boss ay 20 kilogram. So ang kailangan nyong gamitin para sa lahat ng ito ay... Ito po mga boss, yung ginagawa na namin. Yung update po. Mali na ikabit na po natin yung ano, mga plywood. Plain lang po yung design nito, wala na pong mga design mga boss. Ganyan lang mga bossing yung style niya. Yan. Pero may binili tayong kornisa, papakita ko sa inyo mamaya. Inilalagay yun mga boss dun sa gilid ng ano natin, kisame natin para medyo magandang tignan naman. Pero huwag kayong mag-alala mga boss. Malilinis din natin yan mamaya. Ito mga bossing, itong ganitong design, kakaragan pa po natin ng masilya itong mga bossing, lalo na yung gilid. Hindi po kasi pantay, matagal ng palitada kasi itong mga boss. Rough. Hindi pantay yung palitada, may mga bumuka. Saka yung mga linya nito, matatakpan din yan mga bossing, lalo na kapag lalagyan na natin ng masilya bago natin pinturahan. Para kung sakaling may aircon na itong mga boss, kung plano nilang lagyan o hindi po lalabas yung lamig. Ito pala yung CR nila. Simpleng ano lang to, kisa may mga bossing. Para kumasya yung budget. Ito lang po yung, ito po yung ano, laki ng CR nila. Ito po yung isusunod natin pag natapos yan. Same lang din, flat lang din po. Simple lang na kisa may. Mga bossing, ito po yung binili nating cornisa. So ganito po yung design mga boss. Yan. Bali, patapos na itong ginagawa natin kisame sa taas. Ikakabit na natin ngayon itong kornisa mamaya-maya. Kornesa natin, nakakabit na yung ibang parte. So yun, may kanto po doon mga boss. So ganyan po yung itsura niya mga bossing. Ang ginagawa po dyan is tinotornilyo po natin papunta roon, papasok doon. Pero huwag kayong mag-alala mga boss, matatakpan naman yan. Pero sa ngayon, gagawin natin, lalagyan natin to. Tapos lalagyan natin ngayon ng kanto doon, tapos papunta rito. Yan. So una kong gagawin mga bossing, tatabasan ko muna to, medyo malaki kasi. Hatiin dito, tapos sakalagin natin ngayon ng kanto niya para pagdugtungan doon sa kantuhan doon. Magdudugtungan sila.
Pagkatapos na natin ilagay yung ano, mga kornisa natin, palibutan na. Ayan. So, ito, pinipinturahan ng mga boss. Tapos, saka natin mamasilyahan. So, abangan po ninyo, mamasilyahan natin ito mamaya-maya. Ayan po. First coating lang po yung ginagawa mga bossing. First coating lang yan. Tsaka mga bossing, sa mga susunod na video natin, abangan po ninyo. Ito, i-skim coat po natin yan. Tsaka natin pipinturahan. Ayan. Ito yung sa CR. Natapos na rin natin to. Ang pagkakaiba lang dito mga bossing, buo pong sinalpak natin. So wala siyang dugtungan. So mas madali po siyang ano, hindi na ganong maraming ubusin masilya sa kisam. Yung gilid-gilid na lang po mga bossing, kung sakali. Yan po. Masilya na lang po ang kailangan dito mga bossing. Na ilalagay natin dun sa pinagdudugtungan, yung mga pinagdugtungan para matakpan po. Tsaka natin ipa-final coating. So first coating pa lang po yung nakikita nyo mga bossing. Tapos abangan po ninyo, mag-skim coat po tayo dito sa rough finishing po na ito. Bali yung rough finishing na to, matagal na po ito. Ilang years na, mga nasa mga 10 to 15 years na po ang alam ko nito eh. Nagmamasilya na po tayo mga boss doon sa ating kisame. Nilagyan natin ng plywood. At tinatakpan na po natin mga boss yung mga pinagdugtungan, tapos may mga part na may buka, no? Tapos habang ginagawa ng kasama natin yon, tayo naman ay mag-i-skim coat para doon sa pader natin. Rough finish po yung pagkakagawa at lalagyan natin ng skim coat yan mga boss. So samahan nyo po kami na gawin yan. Ito po mga boss, naumpisahan na yung skim coat yan. Bali, ginamit pong pang ano namin dito is ito mga boss. Ito po yung ginagamit namin na pang masilya po. Plasolux glazing putty. Kulay white. Yan po. Ito natimpla na po ito mga bossing. Natimpla na. Pero yung gagamitin natin dito sa wall natin is titimplahin natin. Papakita ko sa inyo. Ito mga boss yung gagamitin natin. Skim coat. Ito po yung powder mga boss at tinitimplahin po natin ito para gamitin sa pader natin. Kung bibili kayo ng ganito mga boss, meron pong instruction dito sa likod. So kung yung mga hindi pa po sanay, kung walang idea kung paano gumawa o gawin ito, kung paano i-apply, dito sa likod ng skim coat na to, mababasa po ninyo dito yung instruction, kung ano yung mga dapat mong gawin, at kung ano yung timpla niya. Base dito sa instruction, dito sa skim coat na to, sinabi rito na kailangan muna nating linisin yung ating pader. Ano? Importante yon para maalis po natin yung mga dumi, mga dust at iba pang mga bagay. Lalo na kapag may mga, ano, may mga oil o kaya naman madulas para dahilan kung bakit hindi kakapit yung skim coat natin. So kailangan po yon. Tapos sinabi rin po dito mga bossing na ang mixing po dito mga boss ay kagamit ka ng 6 to 7 liters na malinis na tubig para sa 20 kilogram na skim coat. Ang isang bag po ng ganito mga boss ay 20 kilogram. So ang kailangan nyong gamitin para sa lahat ng ito ay 6 to 7 liter of clean water. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video natin. At ito po yung mga shoutout natin sa video ito ngayon. Shoutout po natin si Dexter Chicano from Bakungan, Palawan. Kamusta po sa mga taga-Palawan dyan? Tapos kay James Band, pati si James Band, panonood din ng videos natin. Shoutout po natin si Wings Life from Cebu. Kamusta po mga taga-Cebu? Rodelio Garcia from Jebel Ali, Dubai. Taga Dubai si Boss.
Kumusta po, mga bossing dyan? Tapos si Jera Hetralo Marquez from California. Kumusta po kayo dyan, mga taga-California? Salamat po sa panonood ninyo. Tapos kita ulit tayo sa part 3 ng video natin.